Welcome po muli sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po ang lulutuin natin ay ang tahong sagata. Ito po ang ating mga gagamitin. Tahong, maganda yung size niya nakuha ko. Malinis na rin po siya. Meron tayo rito kakang gata or coconut milk. Patis, suka, asin, pamintang buo, garlic, luya, sibuyas. Meron din po tayong kalabasa, sitaw, siling haba, laurel, talong. Gagamit din po tayo ng tubig at mantika. Tara na po magluto. Okay po, umpisa na natin sa aking cooking pot. Meron na rin po siyang mantika. Lalagyan na po natin yung ating luya at ang bawang. Lutuin lang po natin ng ilang segundo. Ayan po, hindi po natin siya masyadong susunugin dahil yung coconut milk ko kulay po siya pagka natusta yung ating garlic. Ngayon, sabay na natin yung sibuyas. Lagyan lang natin. Lutuin lang natin yung sibuyas ng mga ilang segundo ulit. Ayan po, hindi na po natin masyadong i-overcook yung ating sibuyas. Ayan po, mangyari lang, susunod na natin ang ating fresh tahong. Ayan, haluin natin. So, isusupin natin, igigisa natin ito ng mga 3 to 4 minutes. Tapos, ilalagay na natin yung natitirang mga ingredients. So ayan po, niluto natin yung tahong ng mga 3 to 4 minutes. Ang susunod po nating step, ilalagay natin yung ating kalabasa. Dahil matigas po siya, kailangan natin siyang maluto, mapalambot. Ilalagay natin yung ating suka. Ang ating patis. Pamintang buo. At konting asin. Ito, maglalagay po tayo ng konting tubig. At ang ating kakang gata. So, huwag niyo po siyang i-stir o haluin dahil may hilaw po yung suka. Tataktan po muna natin siya. Ilalasta po natin, iuhuli natin yung baseball dahil soft po siya, malambot siya, madali siyang malalamog. Mas matigas po yung pumpkins kaysa sa sitaw at sa talong. Takpan po muna natin ulit. Lulutuin natin siya ng mga 6 to 7 minutes. So, buksan na po natin. So, ayan po, medyo hot cook na yung ating kalabasa. Ilalagay na po natin yung natitirang sangkap, ang sitaw, talong, siling haba, at laurel. Kung gusto niyo po na maanghang or spicy yung inyong tahong sagata, maglagay na lang po kayo ng sili, siling pula o siling berde. Nasa panlasa niyo po yung gusto niyo na maanghang. So ayan po. Pakukulin uli natin siya ng mga ilang minuto, mga maximum mga 6 to 7 minutes. Tapos pwede na po siyang i-serve. Tatakpan ka po uli. So, ito na po ang ating tahong sagata. Napakasarap po nitong ulam. Maraming salamat po muli sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel. Mabuhay!